Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media. Tila ito nga ang pinakahihintay nilang lahat na bumabanga si President Bongbong Marcos sa kanyang posisyon bilang Secretary of Department of Agriculture. Ngayon nga ay talagang sinabi at talagang nai-announce na ang kanyang pagkababa. Ang inaasahan ng maraming netizen ay sana ay umayos na ang pamamahala sa Department of Agriculture. Ngunit hindi nga naiwasan ng ating mga kababayan na magbigay ng mga samot-saring reaksyon. Digdig nga ng maraming netizen, people should demand now in front of Congress Senate the liquidation of their funds to the public before another year, 2024 of kahirapan. Nasaan naman ang ating mga senador, congressman? Ano ang reaksyon ninyo dito? Bakit tahimik kayong lahat? Wala na kaming tiwala sa inyo kapag hindi nyo maimbestigahan. Tama kayo, Atty. Para. Sobra-sobra na ang pagkalugmok natin sa ating bansa. Halos lahat ng politiko na imailagay sa posisyon, nagiging milyonaryo at walang humpay sa pagnanakaw. Pera ng mamayayaman ng bansa para naman sana gumanda ang pamumuhay ng mga mamamayan. Hirap na po kami sa totoo lang. Probinsya na dito, pero mas mahal pa dito ang bilihin. Sana matulungan nyo kami. God bless Philippines. Enough is enough. Wala kayong hiya. Hindi nyo pera yan. Magnanakaw. Ipalalaki ninyo sa mga apo at anak ninyo ang ninakaw ninyong pera ng bayan. Bumaba sa pwesto ang DA Secretary para iwas pusoy kasi babahan na naman ang smuggling sa agriculture product dahil mga smuggler na ang mga nakapwesto. Kaya sorry na lang tayo mga farmers, iyak na lang tayo, wala tayong laban sa sindikato. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ang itinalaga bilang bagong kalihim ng Department of Agriculture ngayong umaga si Francisco Chu Laurel Jr. Sa isang seremonya sa palasyo kanina, ipinakilala mismo ni Pangulong Bongbong Marcos si Secretary Laurel bilang kapalit niya sa DA. Nangako ang bagong kalihim na tututukan niya ang mga suliranin sa sektor ng agrikultura. Gaya ng pagpapababa sa presyo ng mga bilihin at pagpapalago sa lokal na produksyon ng pagkain, nangako rin siyang magiging bukas ang tanggapan ng DA sa lahat. Susi dito ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura. Ayan ang mga kaibigan, ayan na po siya. Pagpagubuti sa kapakanan ng mga kapatid natin magsasaka at mangingisda. Ating sisiguraduhin na sila ay makikinabang sa mga bunga ng kanilang pagod at pagsisikap. Bago sa sektor ng agrikultura si Laurel, bago maitalaga sa DA, humawak na rin siya ng matataas na posisyon sa malalaking kumpanya na may kaugnayan sa fishery sector. Kaya naman kumpiyansa mismo si Pangulong Marcos na magagawa raw ni Laurel ng tama ang kanyang trabaho. Ang pagpasok ni Secretary Laurel sa kanyang posisyon na Department of Agriculture Secretary ay para na nating sinama dahil matagal na siya sa industriya ng fisheries. Nagsimula siya sa pangingisda, ngunit na yung mga iba't ibang panig ng agrikultura ay napasukan na niya, kaya nauunawaan niya. Ay, paus! Ang dagway! Sabi ni Rasyan. Ang dagway, baya, oh, buhaya din ang hinga ni Mel. Itsura pa lang eh. I mean, hindi naman tayo nang ano, no? Pero... Ewan ko na kung anong mangyayari dyan. Ha? Klaseng tao ito. Sabagay mga kaibigan, at least wala na siya sa DA. No? Tingnan lang natin kung anong mangyayari dyan. Kasi guys, ako talaga duda ako dito mga kaibigan kasi biglaan po eh. No? Eh alam naman natin na mahal niya ang DA, no? Itong si PBBM. Pinaglaban talaga niya yan kahit dati po, di ba?
O pag-upo na pag-upo niya, mga kaibigan, hindi niya po binitawan ng DA. Hindi niya pinahawak sa iba. Eh kahit nga pinahawak niya sa iba, eh nagkagulo nga, di ba? O kahit nga siya, kahit naging secretary pa siya, may gulo pa rin. Di ba? Nalaalan niyo yung fiasco? O sugar fiasco? O hindi natin nakalimutan yon. Pero kawawa po ang sacrificial lamb, yung mga nakasuhan nun. Tapos meron pang na-absuelto, di ba? O, ngayon mga kaibigan, ang tanong na lang dito guys, bakit po bigla niyang binitawan ang Department of Agriculture? Ano kayang laman dito? Ano kayang meron dito mga kaibigan? Ano kayang misteryo? Dahil sa totoo lang guys, ang DA po ay mahal na mahal yan sa mga Marcos. Ang Department of Agriculture. Kasi dyan po, yan po yung trademark nila guys sa panahon po ni Apo Lacay. Agrikultura. Yan po ang nagpaano ng Pilipinas mga kaibigan sa mga panahon po ni Apo Lacay, no? Number one po ang Pilipinas. Sa totoo lang guys, tingnan nyo sa history. Nag-number one po ang Pilipinas pagdating po sa rice. Talo natin yung ibang bansa sa mga panahon na yun, ha? Pero nung nawala po si Apo Lacay, unti-unti na po tayo natatalo mga kaibigan. Dahil kinukurap na po. Pero guys, ang Department of Agriculture ay talagang trademark yan ng mga Marcos. Tao yan ni Smugs. Oo, tao na naman. Oo, may-ari to ng ano, no, ng isang malaking fishery. Itong tinalaga niya. Ano din to? Oligarko din to mga kaibigan. Sabi ko sa inyo guys eh, ang talagang ina-appoint nila mga mayayaman, mga oligarchs. Ganyan sila guys. Kasi nga iisa lang po yung bloodline nila diyan. Umiikot-ikot lang sila diyan mga kaibigan, 'di ba? Kita nyo naman eh. 'Di ba? Kita nyo, iisa lang sila. Ang tinatalaga po nila mga kaibigan, yung mga kakunsyaba din nila mga kaibigan. Kasi alam nyo na, 'di ba? Para wag lang lusot. Walang makakalusot, walang masasayang na pera. Parang ganun 'yan eh. Eh sa akin lang naman 'to, no. Opinion ko lang naman 'to mga kaibigan, pero nakakapagtaka kasi. Napaka-misteryoso eh. Di ba? After po ng survey guys, after po ng ratings, biglang eto na naman tayo sa drama-drama na yan. Tapos pagbibintangan nyo si VP Sara na mahiling mag-drama, mahiling mag-plastikan. Eh kayo nga eh. O anong sabi po ni ano? Anong sabi po ni Attorney Paras? Ito yung Marcos Jr. na traitor ng bayan. O sabi ni Attorney Paras yan ha. Bakit kaya niya nasabi yon ni Attorney Paras? Diba? Bakit niya nasabi yon? Kasi nga, mga kaibigan, eto po, nung naging Department of Agriculture siya, mga kaibigan, alam nila lahat yan kung sino po ang hoarder. Alam nila lahat kung sino ang smuggler. Alam nila lahat yan kung sino ang utak niyan, sino ang mastermind. Pero hindi po nila tinugis. Ang ginawa pa nila mga kaibigan, ginawa pa nilang binigyan pa nila ng pwesto, special envoy. Di ba masakit yun? Alam na ng lahat ng tao yan eh, hindi na, kahit hindi nyo iwalita yan, kahit i-blackout nyo pa yan sa media, alam natin blackout media yan eh. Alam natin media blackout yan eh. Alam natin di ba? Kasi wala naman talaga tayong nakita. Oh. May nakita ba kayo sa mainstream? Meron na ba nagbalita niyan? Wala pa pong nagbabalita niyan guys, hanggang ngayon inaantay pa rin natin. Pero marami na pong nagsasabi or marami na nagbigay ng pahayag. Isa na po dyan si Attorney Paras mga kaibigan. Talagang delikadong delikado po ito mga kaibigan. Kung hindi po mapipigilan yan guys, itong si Michael Ma. Talaga mga ngani po talaga tayo mga kaibigan. Kasi nga mastermind yan eh. Isa yan sa mga mastermind. Good evening po, Sir Foodie. Hello, everyone. Marley Enero. Ayan. Ay, Susan Avalos. Hello. Ay, live na naman tayo, mga kaibigan. Pasensya na kayo. Naka-rent away tayo. Hindi na ako nakabati kasi nga, ang balita ngayon, mga kaibigan, ang issue, napaka-init po, guys. Sa pagpatungkol po sa Pangulo, eh, talagang init eh. Kasi nga, ito na naman, no, kapalpakan na naman. Ano ba yan? At hindi natin matanggap, mga kaibigan, alam nila na smuggler. Pero bakit gagawin mong special envoy? Bakit kaya, no? Ano kaya yung nasa utak nila kung pwede na natin basahin yung mga utak nila, no? Bakit kaya gagawin mo pa ng special envoy? Sus Maria Joseph naman.
Ha? Alam naman ng tao yan. Kung anong ginawa ng Michael Mann na yan. Eh, kaya nga siya pinangalanan eh. Bakit ba siya? O, diba? Kung wala po siyang kasalanan, wala siyang, hindi siya involved, bakit andun yung pangalan niya? Special mention siya ni Representative Swan Singh. Na sana yung hearing, guys, napaka-importante. I mean, yung hearing na yun, napaka-importante yun eh. Pero hindi lang natuloy, guys eh. Diba? Sayang eh. Pero kahit hindi po natuloy, mga kaibigan, andyan naman yung mga vlogger. Yung mga talagang nakikipaglaban, no? At inilalabas talaga ang mga totoong nangyayari. Ibinibulgar, isinisiwalat, diba? Nag-expose. Kaya po nalalaman natin lahat na ito palang si Michael Ma ay talagang meron pa sa buwatan ng ano, sa buwatan ni FL, no? Sa buwatan ni Ma'am Xi. Diba? Yung bagong DA, puro import lang yan para import na naman. Malamang. Itong bagong DA, malamang import na naman mangyayari dyan. Diba? O si Frank Makas, Aliza, ayan, watching from Pasig, pinagbuhatan. Ayan, Pasig pag pinagbuhatan, oh. Si Nikki Quezon, yung bagong DA, puro import lang yan para mabawi yung 30M, donation noon election. Magkano kayong dininate nito? Kaya, bakit kayo na-appoint? Magkano kayong dininate? Pinsan ni Ma'am Shishima. Oh, pinsan kasi. Yun lang, puro mga pinsan. Diba? Puro kasi nila kamag-anak eh. Kaya po na-appoint yung mga kaibigan. Kasi nga, syempre, mga kamag-anak, no? Yun lang problema dyan. Alright, mga kaibigan, puntahan na po natin itong si Michael Mann. Ako, ito na po, guys. Panoorin po natin ang video, mga kaibigan, ha? Pakinggan nyo mabuti para po malaman nyo ang mga updates. Ito na po, i-play na po natin, guys. Michael Ma, Lucin Ang, Andrew Chang, Beverly Perez. Oh, narinig niyo yun? Ulitin natin ha. Mukhang hindi niyo narinig eh. Number one po. Sino po yung number one na minensyon? Ulitin natin ha. Ito po. Michael Ma, oh. Lucin Ang. Narinig niyo yun? Michael Ma. Napakaklarong pangalan. ulitin natin. Para klaro talaga. Oh, ito po. Michael Ma, Lucin Ang, Andrew Chang, Beverly Perez, A Certain Aaron, Manuel Tan, Leia Cruz, Jun Jamante, Lucio Lim. Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Ayun! Oh, kita oh. Oh, Special Envoy ng China. Kitang-kita. Bahi na pangulo natin. Na walang pakialam ha, sa convention, walang pakialam sa mundo. Ha. May mukha pa na may mag-appoint ng special envoy to China para dumami pa ang mga i-smuggle nitong Michael Mann na ito sa ating bansa. Tama ba yan? Pangulo ng Pilipinas, ha, pahabulin daw niya yung mga smuggler, pero yung number one smuggler, i-appoint mo as a representante ng ating bansa doon sa China. Ano klaseng Marcos Jr. na ito? Traidor sa bayan. Grabe, di ba? Sabi ko sa inyo, guys, eh. Ayan na po, nagalit na po si attorney. Di ba? Anong klaseng Marcos Jr. yan? Bakit ka nag-a-appoint ng isang smuggler? Eh, akala ko ba, sabi mo sa SONA mo, uunahin mo ang mga smugglers. Sabi mo, uunahin mo sila, uunahin ang mga smugglers, mga hoarders. Pero bakit ito, mastermind, utak, special special envoy pa ng China? Grabe naman. Di ba? Oo, kamukha ni Charisse. Bakit nagkaganon, mga kaibigan? Hashtag bantag for Senator Violeta Galvan. Ayan, si Nilbert Padilles. Traidor talaga. Oh, traidor talaga. Wala na. Ibang klase po. Frank Makas, ang delikado pag si Mar Rojas. Nikki Quezon, ayan, noon Aquino may-ari ng Pinas. Ngayon, Araneta Marcos Romualdez na.
Eh, mga dilawan din yan mga yan eh. Yung mga areneta, dilawan din yan. So mga kaibigan, tingnan nyo, oh, sinabi po ni Attorney Paras, guys. Galing po talaga sa kanya yan. Diba? Marcos Jr., traitor ng bayan. O, oh, ano masasabi nyo dyan? Nagalit na po si Attorney. Kasi harap-harapan eh. O, tama po, Russian, harap-harapan. Harap-harapan kasi. Para ba ang dating, guys, wala kayong pakialam kung sinong i-appoint namin. Parang ganun kasi ang dating eh. Diba? Kasi alam naman talaga ng lahat ng tao na itong si Michael Ma, ay involved po siya. Pinangalanan. Alam nila na si Michael Ma po, mga kaibigan, ay talagang ano yan. Number one smuggler, ano yan. Pero bakit pa rin, pinilit pa rin nila, guys, na i-appoint as special envoy to China. Samantalang yung mga tao po nagagalit, nanggagalaiti. Wala silang pakialam. Pati itong si Attorney Paras, oh, nagagalit na rin siya kasi nga harap-harapan nga daw, itraidoran eh. Plastikan eh. So ipagpapatuloy pa ba natin itong ganito? Oh, ganyan oh. In your face, parang ganun ang sinabi nila eh. Oh, bahala kayo dyan. Basta kami, i-appoint namin to. Wala kaming pakialam. Di ba masakit mga kaibigan? Eh, hindi na nga sila maglalabas ng liquidation eh. Ayaw nga nilang kumasa sa liquidation eh. Tapos ngayon, ito naman yung malalaman natin. Si Michael Ma, appointed. Napakaswerte naman talaga. Pero kahit anong tago nila guys, itong video po, no, itong video na kumakalat ngayon sa social media mga kaibigan, na nahuli po, no, huling-huli, captured eh. Huling-huli po si Michael Ma, mga kaibigan, na inintroduce po siya doon sa China, guys. At yun talaga, ang pag-introduce sa kanya, a special envoy. Huling-huli, hindi nila pwedeng i-deny yan eh. Kasi meron pong page ang Chinese ambassador or ang China ano no China embassy, meron silang page, Facebook page, doon kinuha itong video na to mga kaibigan. Kahit anong tago nila, lumabas pa rin guys at ipinakalat. Kaya ang mga tao nagagalit dahil bakit itong si Michael Ma inappoint nyo pa, wala na bang iba? Hindi ba kayo makahanap ng ibang pwedeng i-appoint para maging special envoy sa China? Akala ko ba ayaw nyo sa China? Bakit si Michael Ma ang ibinabala nyo doon? Kanus akas sila magabaan ani? Ambot lang, kanus akas sila magabaan. 'Di ba? 'Yun kasi ang problema eh. Ha, President Marcos, no? President Marcos, bakit kasi hindi kayo nakikinig sa mga hinaing ng mga tao? 'Di ba? 'Yun ang ano natin eh. 'Di ba? Tama Russia, no? Bakit kasi hindi kayo nakikinig? Dapat kasi pinapakinggan niyo rin yung mga voice of the people, no? Or yung mga sinisigaw ng mga tao. Dapat pinapakinggan din eh. Katulad niyan, alam naman nila guys na maingay po yung pangalan na 'yan. Alam nila 'yan eh. Pero bakit inappoint pa rin nila? Anong ibig sabihin nun? Gusto nilang maasar ang mga tao? Gusto nilang magalit talaga tayong lahat? Pag nagalit mo yun lahat, naku, baka hindi nyo na kami makontrol. Baka bigla na lang kaming lumabas dyan. Bahala kayo. Kasi ayaw nyo makinig sa mga tao. Di ba ikaw, bingi-bingihan ba? Bulag-bulagan? Ewan ko, wala, may pakiramdam pa ba siya? Di ba? Ano ba to? Ano bang gusto niyang palabasin dito mga kaibigan, itong President Marcos natin? Ano bang gusto niyang palabasin? Kasi ito guys ha, real talk po tayo. Iyan, narinig na po natin, no? Galing talaga yan sa isang legit na Facebook page. Sinabi na po, special envoy itong si Michael Ma. Inintroduce na po, di ba? Ngayon mga kaibigan, ang tanong na lang natin dito, bakit po nila tinago itong pag-appoint kay Michael Ma? Yun lang naman sa atin eh. Ganun ba talaga itong administrasyon na ito? Palaging may tinatago? Tinatago yung liquidation? Tinatago yung mga audit-audit na yan? Yung extraordinary funds? Di ba? Palagi ba talaga tayong magtatago? Wala ba talaga tayong transparency dito?
Eh kung puro ganun na lang, wala na pong mangyari sa atin. Ito po, ituloy po natin yung itong napaka-controversial po na video, mga kaibigan. No? Panoorin po natin, guys. Ilang linggo na bumagsak ang rating ni Marcos from 80 naging 65% na lang na galing sa Pulse Asia Survey. 15%. 15%. Ito, iulit natin so double para digit, to remind our people no, kung gaano ka bagsak ang survey rating ni Marcos. Oh, ito po. Panoorin po ninyo. Marcos Duterte approval scores tumble in September. Pulse Asia. President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte's approval numbers took a double-digit plunge in the latest survey with pollster Pulse Asia, although they still continue to have majority support. Their numbers are possibly affected by continuous increase in the cost of rice, gasoline, and other basic commodities and services. Pulse Asia President Ronald Holmes told Rappler on Monday, October 2, from 80% back in June, Marcos' approval score slid by 15 percentage points, resulting in a 65% rating in September. Ngayon, mga kababayan, after the Pulse Asia survey, naglabas naman itong kamakailan lang, ilang araw lamang, ang Okta. Ayan, Okta Research Group. Ito po ang message ng Okta Research Group. Basahin po natin. Okta satisfaction trust rating ni Pangulong Marcos bumaba pa. Okay? Bumaba pa ang satisfaction at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. base sa pinakahuling survey ng Okta Research Group. Mula noong Hulyo, bumaba pa ang satisfactory rating ni Pangulo Marcos. Ang satisfaction ni Marcos ay bumaba sa lahat ng areas at socio-economic classes. Wow. Pinakamababa ng approval ng Pangulong Marcos ay sa Mindanao, sumunod sa Metro Manila, Visayas at Luzon. And Marcos received his lowest trust rating from the National Capital Region. Marcos saw a 15-point decline in his NCR trust rating. So, mga kababayan, bakit po nangawawalan na ng tiwala ang taong bayan dito sa Makoy Junior na to? Unang-una, travel ng travel. Ha? At ginagasta niya yung pera ng bayan. 4.5 billion in 2022 nilustay niya doon sa kanyang confidential funds. Ha? Saan kaya niya ginastos yun? Ha? May mga pera kaya siyang ginamit dito sa kanyang confidential funds at dala-dala niya, ha? Doon sa mga travel niya at nagliwaliw ng gusto doon at the expense of the Filipino people. At kailan lang, pare, mga pare, mga kumari dyan, mga kababayan natin, ha? Naalala niyo ba sinasabi niya sa State of the Nation na itong mga smugglers na nagpapataas daw ng presyo ng mga bilihin ay bilang na daw ang kanilang araw? Umkatin po natin kung sino itong mga smugglers na sinasabi niya. Hindi araw na, buwan na. Ang lumilipas. Kailan lang yung kanyang July, di ba? Ang State of the Nation. Ilang buwan na? Pag November may, na. May nalinig ba kayo? Marago kayo, mga kababayan. Wala. May nalinig ba kayo na ano? Bilang na araw. Pinremyuhan pa. Naalala mo ba? Ito si Ginoong Congressman Sun Sing. Pakinggan natin kung sino yung mga smugglers na tinutukoy niya. I, as principal author of House Resolution Number 11, would like to request the Committee on Ways and Means to issue subpoenas for the following brokers, importers, facilitators allegedly involved in large-scale agricultural smuggling in local ports and around the Philippines. Michael Ma. Lucin Ang.
Andrew Chang. Boom! Beverly Perez. A certain Aaron. Operating in MICP and POM. Manuel Tan. Leia Cruz. Jun Jamante. Lucio Lim. And Jerry Tevez. Oh, ayan mga kamayan. Michael Ma, numero uno. Ha? Nasaan si Michael Ma? Hinuli ba? Inibistigahan ba ni Marcos? Kaya po, Marcos, yun po ang number one na dahilan na lumulusog pababa ang rating mo. Na wala ng tiwala ang taong bayan. Bakit po? Kasi kakampi mo itong number one na minensyon ni Swan Singh na smuggler. At wala pang nahuhuli na smuggler. Puro lang daldal ka, Marcos. O ito po, tingnan natin kung sino itong Michael Ma. Ito, kasama ng misis mo na Lisa Araneta Marcos. So, Secretary Jing, kung gustong hulihin, lilingon lang sa taas, sandali makita. Sandali kasi makita. Kasama ka kasi kasama-kasama nila. Sandali po. O ito, bakit nila kasama-kasama? Ito, ito. Martin Araneta na kapatid ng First Lady, siya po ay Vice President sa kumpanyang yan. Na dyan din nag-uopisina yung ate niya, dyan din nag-uopisina si Michael Ma na pinatatawag sa Congress dahil sangkot daw sa mga illegal na gawain, smuggling, chuchu, sibuyas, you know, hoarding, whatever. Okay, ngayon mga hitag, may papakita ako sa inyo video para pandagdag na kaalaman. Okay, eto na. Michael Ma and Liza Marcos here. Boom! Alright, so nakita nyo yan sa Davos yan. First Lady o Mrs. Marcos, the President, and Michael Ma na pinatatawag sa Congress dahil sangkot sa sibuyas, rice, sugar hoarding, etc. etc. Katabi, katabi, katabi. Hindi lang mga kababayan, hindi lang katabi, hindi lang inimbestigahan. Inapoid pa na representante ng gobyerno ng Pilipinas sa China. Wow. Special envoy to China. Ito po. Tingnan natin po. Ito. Itong Michael Ma na favorite nung babae dyan sa Malacanang at yung kanyang kapatid. Di umano na si Martin Araneta. Tingnan mo. Imbis imbestigahan, imbis siguro by this time kung sinasabi ni Marcos na bilang na bilang lang araw nitong mga smuggler, dapat nahuli na sana ito. Pero hindi. Ano? Anong ginawa ano? Ha? Huh? Nitong Michael Ma? Aba, in-appoint na special envoy sa China. In-appoint na special envoy. Ano klaseng Marcos Jr. na ito? Traidor sa bayan. Ha? Ang smuggler, ha? Tinalaga na special envoy ng ating bansa sa China. O ito, pakinggan natin. Sa Facebook page ng Chinese Embassy, yeah, Chinese Embassy in Manila. Ayan yung picture ni Michael Ma. So sa kapapasok pa lang, just bear with me, ikukwento ko sa inyo kung sino si Michael Ma. Umpisa natin sa pinakaunang expose natin. So, remember this. Jung. Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Okay. Mukha. So kung natatandaan ninyo, January 24, ayan, chine ko yung aking kalendaryo dito, nang una nating in-expose sa inyo ang patungkol dito kay Michael Ma na kung saan sangkot siya o isa siya na partner ni Martin Araneta na kapatid ng ahas na First Lady ang kanilang smuggling sa asukal, galunggong, sa sibuyas, agri and non-agri products. So ito mga kababayan, sa House of Representatives, inabangan natin ito under sa Committee on Ways and Means. Okay? So ito yung mga sinasabi ko sa inyo. Okay na hanggang ngayon, canceled pa yan, di ba? Diyan sila, diyan sa committee na yan, o sa committee na yan, unang pinatawag si Michael Ma na kajungjungjung ni Liza Araneta Smug. So,
Kajong-jong-jong. Oy, si Minerva Oki, maraming salamat sa inyong 480 yen. Nagpalipad po mga kaibigan. Maraming salamat po ha. Maraming salamat. Ayan po. Tuloy po tayo mga kaibigan. Hindi ko tinigilan yan simula noong January at pinakita ko ito sa inyong picture na ito na kung saan mga kababayan ay isinasama ni Lisa Smags ni Kuting ng Norte sa kanilang mga state visit. Ito yung picture na una kong pinakita sa inyo. So today mga kababayan, nakalap natin itong video na ito na lingid sa ating kaalaman. Hindi ko alam, wala siguro nagpa-follow sa Chinese Embassy, di ba? Pero itong araw na ito, nakakagalit dahil itong smuggler na pinangalanan dyan sa Congress at iniimbita under sa chairmanship ni Joey Salceda at ni Swan Singh. Eto na siya. Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Ayan, kitang-kita. Oh. Bituli, mga kaibigan. Okay, tayo mga kababayan. Special Envoy of the President to China. Imagine nyo ang smuggler ay ginawa pang Special Envoy to China. So, grabe, itong salbahe na pangulo natin na walang pakialam sa convention, walang pakialam sa mundo, maski number one smuggler, in-identify niya ni Swan Singh, in-identify na ng mga taga-customs na ito yung nagpaparating ng mga sibuyas, ng mga kung ano-ano, mga smuggled goods. May mukha pa na mag-appoint ng special envoy to China para dumami pa ang mga i-smuggle nitong Michael Ma na ito sa ating bansa. Tama ba yan? Pangulo ng Pilipinas? Pahabulin daw niya yung mga smuggler, pero yung number one smuggler i-appoint mo as a representante ng ating bansa doon sa China, siswelduhan ng ating bansa. Tama ba yan, Eli? Pero dito, Secretary Gingado, no? Prerogatibo na isang pangulo na mag-appoint kung sino gusto niya, no? At pinagkatiwalaan. Pero dito sa kaso ni Michael Ma, merong aligasyon na di umano ay smuggler at pinapatawag sa Kongreso. Siguro mas maganda, pinatuloy ang pagpapatawag tapos kung makiklear yung pangalan, pwede kunin. Pero wala nangyari paglilinis dito sa pangalan. So, ano masasabi mo sa opisyal na yan ng ating bansa na ano? Siyempre, kung ikaw ay isang pangulo, kukuha ka ng opisyal, siyempre gusto mo yung malinis ang pangalan. So, ibig sabihin, walang pahid. Konsentidor siya sa mga kriminal. Ha? Okay, kung inaalis na nga ni Swan Singh, authority yan si Swan Singh sa mga smuggler, tapos yung appoint mo, konsentidor ka sa mga kriminal. Ako, so, hindi ganun ang dating sa akin. Oh. Lalo niyang ipinuposisyon yung mga yan para lalong magkaroon ng impluensya para dumami ang mga pararatingin dito sa atin. Yes. So he's giving more access for more smuggling activities of his family. Kasi sinasabi na nga, sinasama-sama ni Araneta, ni Mrs. Araneta Marcos. There are allegations na ito pala partner ng kapatid. Ni Mrs. Araneta Marcos. Tapos ilalagay mo, so anong masasabi mo? Ulitin mo ano? Anong masasabi mo tungkol dyan? They are positioning these people to a greater influence so that their smuggling business will grow and will involve even more products and widen so that the... Widen their corruption. Corruption. Itong mag-asawa na nakaupo dyan sa Malacanang. Grabe. As alleged already by Maharlika, na they are involved in massive corruption. Ayan po, galing po kay Maharlika, you can
watch the vlog of Marika in her YouTube channel. Okay. Pero Secretary Jen, talagang kadikit pala, no? Dahil sa may video footage na... Ibalik mo yung Jung. Parang tuwang-tuwa siya kay Michael Ma. Bakit type niya? Sino ba yung Jung Tingnan mo. Number one is smuggler, pero favorite. Number one din na favorite. Nibutudtod, ha? Sabi ni Marlika. Ha? Sabi ni Marlika, si butudtod daw yan. Pero yung ano, yung kay Michael Ma, hindi lumabas sa mga balita. No? Walang inilabas na official appointment ang Malacanang. Pero base sa pag-anunsyo, di ba? Tinago. Pero nung sinabi, pinakilala siya na special envoy to the... Tinago, no? Embassy pa, Chinese embassy pa. Pero ang Chinese embassy, hindi naman nila tinago. Nilabas sila. Okay. Pero sa Malacanang, tinago. So, yan mga kababayan, ha? Sobrang kabulastugan. Kaya tuloy ang survey ay talagang binabagsak siya. Dahil wala nang tiwala ang taong bayan dito sa Mr. Makuy Jr. na ito. Parang ang ginagawa ko, ganito eh. Ganun ba? O sige, ha? Lalo ko pang isasampal sa mukha ninyo sa taong bayan. Imbis na patayin yung sunog dahil may question, o ipostpone man lang, no? Ha? Yung apoy ay bubuntunan pa ng gasolina. Paano ba sinasabi niya with the finger, no? Ito sa inyo, mga taong bayan, no? At isa pa sa nakapagpababa ng tiwala ng tao sa kanya ay yung pagpakialam ni Marcos sa mga probinsya. Lalo na nananawagan ng ating dating Pangulo is still very popular. Well, I just want to reiterate our President Duterte sa kanyang panawagan na whether it's illegal or not, karapatan ng bawat Pilipino under the Constitution to express their grievances. And one of that is not paying taxes. Di ba? Nung panahon ng Katsila, ang mga Pilipino ay nag-boycott. Pinunit yung mga sedula. Pinunit nila mga sedula at mga ano. So, historically, karapatan ng bawat Pilipino na mag-boycott if the government is no longer yung sedula, attentive to their ano. Yung sedula ang forever ang buwis nun eh. Tama. Yung sedula ang forever. Yun ang sumama. So, nanawagan ng ating dating Pangulo na ang military, men in uniform, police, sundalo, police, farmers, accountant, sino pa dyan? Simbahan, lahat na mag-demand ng accounting. Ang una ditong involved, hindi lamang yung Kongreso, kundi itong si Marcos Jr. Saan mo ginasto, Marcos Jr., yung 4.5 billion? Saan mo nilagay, Marcos Jr., yung 4.5 billion na confidential funds mo? Where do you spend it? So, no taxation without representation. Yes. No representation without liquidation. So, ang ating dating Pangulo, Duterte, karapatan lang niya na mag-express ng grievance. Karapatan lang niya yung free speech. And he was calling the attention of every Filipino that if the government is not responsive to your wishes, then why are you paying taxes? Why are you paying taxes na gagamitin pang sweldo kung hindi naman sila like COA? Kung hindi naman gagalaw ang COA, bakit ka? Kukuha kayo ng pera sa mga taong bayan para isweldo kung hindi naman kayo responsive to the wishes of the Filipino people. Dito nga natin makikita kung gaano nga talagang ibulgar ang mga kabalbalan na ginagawa nga ni Kuting ng Norte sa Department of Agriculture. Ngayon nga ay marami naman natuwa nang siya ay bumaba sa kanyang pwesto, ngunit sana
Ang nakakalungkot dito mga kaibigan, ang nakatanim na sa mga Department of Agriculture ay mga smuggler at mga hoarders. Kaya naman hindi maiwasan ng ating mga farmers na madismaya at talagang wala ng pag-asa pa na ang pagbabago at talagang pagbumura ng mga bilihan ay hindi na mangyayari sa administrasyon na ito. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.